Magandang gabi, Sir Neb. Ako po si Benjo, tubong Cavite. Pero naninirahan na po ako ngayon sa Maynila. Kasama ang aking asawa na si Tess at isang anak na lalaking 7 taong gulang, si Jimboy. Sana po ay mapili nyo ang aking karanasan na maibahagi sa inyong mga viewers. Ang bahagi ng buhay kong ito ay nabalot ng kababalaghan. At nagsimula po ang kababalaghang yon sa isang regalong ibinigay sa akin ni Tess noong 42 kaarawan ko. Palibhasa ay walang trabaho noon ang aking asawa. Kaya naman lahat ng diskarte sa pagtitipid ay ginagawa niya. Magmula sa mga pagkain, tubig, kuryente, hanggang sa mga bagay na gagamitin namin ay ginagawa niya ng paraan para makatipid kami. Alam niya na matagal ko nang gustong bumili ng jacket dahil panggabi ang duty ko sa kumpanya ng incheck na pinagtatrabahuhan ko bilang gwardiya. Malamig doon at idagdag pa ang maulang panahon. Pero alam ko namang gipit pa kami kaya hindi pa ako bumibili. Nasurpresa ako nang sumapit ang kaarawan ko at nakita ko na lang sa loob ng bag kong pantrabaho ang isang itim na jacket. May maliit na card sa bulsa noon kung saan nakasulat ang mensaheng, "Happy birthday, mahal. Pasensya na sa regalo ko. Ito lang ang nakayanan ng budget. Pero mula ito sa puso ko. I love you, mahal." Napangiti ako, Sir Neb, at talaga namang nagustuhan ko ang itim na jacket na yon. Bagamat alam kong sa ukay-ukay yon binili ni Tess. Hinalik-halikan ko pa ang jacket bago ko sinuot. Nung naka-duty na ako, nagsimulang mag-iba ang pakiramdam ko. Para bang uminit na hindi ko maintindihan. Hinubad ko yung jacket at sinampay sa upuan ko. Nang mahubad ko na yon, medyo umayos na ang pakiramdam ko. Ang sabi ko, baka sadyang umalinsangan ng panahon. Kaya ganoon. Ilang saglit pa lang ang nakakalipas mula nang hubarin ko ang jacket, ay muli akong nilamig. Sumilip ako sa labas ng gate at nakita kong malakas pala ang ulan sa labas. Hindi kasi ito dinig kapag nasa loob ka. Kaya kinuha ko ulit yung jacket at muling sinuot. Pero katulad ng naramdaman ko kanina, ay uminit na parabang kinakapos pa ako ng paghinga. Agad kong hinubad yung jacket. Tinignan ko yon ng buong pagtataka. Naitanong ko sa isip ko, anong meron sa jacket na ito? At kakaiba ang nagiging pakiramdam ko tuwing isusuot ko. Sa halip na maging komportable, parabang nagiging irritable ako. Ang naranasan kong yon ay hindi ko pinagbigay alam kay Tess. Alam mo kasi, Sir Neb, kung may matampuhin award, baka nakarami na ng award ang asawa ko. Kahit maliliit na bagay ay nagagawa niyang ipagtampo. Kaya naisip ko, kung sasabihin ko sa kanya ang nangyari noong gabing yon, siguradong sasabihin niyang hindi ko lang nagustuhan ang regalo niya. Kaya pinili ko na lang na manahimik. Tag-ulan. Hindi nalimutan ni Tess na ipaalala sa akin ang payong at ang jacket na regalo niya. Gusto niyang bago ako umalis sa bahay ay isuot ko yon. Sinuot ko para walang masabi ang asawa ko. Pero habang nakasakay ako ng jeep papunta sa trabaho, ay ganoon ulit ang nangyari. Para akong sinasakal, Sir Neb. Hindi ko maintindihan. Unti-unting naninikip ang dibdib ko. Nagmamadali kong hinubad yung jacket. Nagtaka pa ang katabi ko sa jeep sa naging kilos ko. Sinabi ko na lang na may langgam yata ang jacket ko. Kaya ako dali-dali kong hinubad. Pinagpagkupa kunyari para lang maging kapanipaniwala. Pagdating sa trabaho ay balisa ako. Para akong wala sa wisyo. Hindi naman masakit ang ulo ko. Pero irritable ang pakiramdam ko. Hindi ako komportable. Ang init ng ulo ko. Naibaling ko pa sa mga kasamahan ko. Nakipagsigawan ako at nakipagsuntukan sa isang kapwa ko gwardiya. Dahil lang sa napakaliit na bagay. Hindi lang niya nasunod ang mga pinapaayos kong mga time card sa badger, ay kinagalit ko na. Ako ang nasa mali
Kaya ako ang napagalitan ng head namin sa security. Muntik pa akong mawalan ng trabaho. Pag-uwi ko sa bahay, napansin agad ni Tess ang hindi magandang aura ko at kawalan ng kibo. Tinanong niya ako kung may problema ba sa trabaho at pabalang ko siyang sinagot ng wala. Tsaka ako pumasok sa kwarto at pabalibag na sinara ang pinto. Inaasahan ko na magdaramdam si Tess dahil sa ginawa ko. Kaya ilang saglit lang ang pinalipas ko at lumabas ako ng silid at tsaka humingi ng pasensya sa kanya. Sinabi ko na sa kanya ang totoo, ang totoong nangyayari sa akin. Sa tuwing susuotin ko ang itim na jacket na regalo niya, hindi makapaniwala si Tess. Tulad ng inaasahan ko, ay hindi natapos doon ang pagdaramdam niya. Tinalikuran niya ako at ilang araw na hindi kinibo. Totoo, Sir Neb, ganoon magtampo si Tess. Para hindi na lumala pa ang sama ng loob ng asawa ko, ay muli kong dinala ang jacket sa trabaho. Pero hindi ko ito sinuot. Sa halip ay binitbit ko lang sa kamay. At pagdating sa kumpanya, ay sinasampay ko na lang sa upuan ko. Kapag pauwi naman ako at malapit na sa aming bahay, ay tsaka ko lamang sinusuot. Pagdating sa pinto ay tsaka mabilis kong hinuhubad. Dahil panggabi ako, kaya umaga ako natutulog. Naalimpungatan ako at napabalikwas ng bangon nang parang may bumubulong sa akin na hindi ko maunawaan. Tumayo ako at lumabas ng silid at nakita kong nakasuot sa anak kong si Jimboy ang jacket. Nakatulala lang si Jimboy na parabang wala sa sarili. Dali-dali kong nilapitan ang anak ko at hinubad sa kanya ang jacket. Pero ganun na lang ang pagtataka ko nang hindi ko ito mahubad mula sa kanya, na parabang may pumipigil at nakikipaghilahan sa akin. Nangilabot ako at tinawag ko ng pasigaw ang asawa ko na nasa kusina para tulungan ako. Mabilis naman siyang lumapit at sakto paglapit niya ay biglang nahubad ang jacket kay Jimboy. Nang sabihin ko sa kanyang ayaw mahubad kanina ng jacket, ay nainis pa siya sa akin. Sinabi niyang kung ayaw ko raw paglaruan ni Jimboy ang jacket, ay ihanger ko raw ito at ilagay sa tamang lugar. Huwag daw kung ano-anong kwento ang iniimbento ko tungkol sa jacket. Hindi na lang ako kumibo, Sir Neb. Pero sa maniwala kat hindi, sumusumpa akong totoo ang mga naranasan ko at nakita ko na may kinalaman sa jacket na yon. Kaya nagpasya ako. Lihim kong itinapon ang jacket sa pinakamalapit na basurahan noong gabing pumasok ako sa trabaho. Ang balak kong sabihin na lang sa asawa ko ay may nangursunada ng jacket ko at ninakaw sa pwesto. At least magalit man siya sa akin, ay sigurado namang magbabati at magbabati pa rin kami paglipas ng mga araw. Susuyuin ko na lang siya para hindi magtagal ang galit niya sa pagkawala ng regalo niyang itim na jacket. Ganun na lang ang naisip ko, Sir Neb, para matapos na ang hindi magandang idinudulot sa akin ng jacket na yon na mula sa ukay-ukay. Dahil siguro sa natapon ko na yung jacket, kaya ang buong gabi ko sa trabaho ay naging payapa. Nakahinga na ako ng maluwag kahit papano. Akala ko, Sir Neb, ay tapos na ang problema ko sa jacket na yon. Pero laking gulat ko nang pag-uwi ko sa bahay ay nakita ko yung maayos na nakahanger sa damitan ko. Kunot noong nilapitan ako ni Tess at sinabing naiwan ko kanina ang jacket sa sofa, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Hinablot ko ang jacket sa hanger at dali-daling lumabas ng bahay. Hinabol ako ng asawa ko at tinanong kung saan ko dadalhin ang jacket. Hindi ko pinansin ang tawag niya. Sa halip ay sinabi ko na lang na bantayan niya si Jimboy. Akay si Jimboy ay nasundan ako ni Tess sa bahay ng kakilala kong albularyo. Pinagalitan pa ako ni Tess kung bakit ako nandoon. Sinabihan pa niya ako na para akong tanga. Pero hindi ko na lang yun pinansin. Nakatuon ako sa sinabi ni Ka Tony, yung albularyo.
Pagkakita pa lang daw niya sa jacket, ay ramdam na niya ang mabigat at malakas na enerhiyang nakapaloob doon. Sinabi ko sa kanya ang mga naranasan ko at hindi na siya nagtaka. Ayon sa pagsusuring ginawa ni Ka Tony, malakas ang pakiramdam niyang isang hindi matahimik na kaluluwa ang nagmamay-ari ng jacket. Inorasyonan niya yon at dinasalan. Baka hindi ka maniwala, Sir Neb. Habang sinasagawa ng albularyo ang pagpapaalis ng kaluluwa sa jacket, ay may itim na usok na lumabas mula roon. Nagkatinginan kami ni Tess. Tinakpan pa ni Tess ang mata ng anak naming si Jimboy para hindi ito matakot. Ang sabi ni Ka Tony, pansamantala lamang ang paglisan ng hindi matahimik na kaluluwa. Kaya makabubuting dalhin namin sa simbahan at pabindisyonan ang jacket. Pag nagawa na raw namin ay tsaka niya ito ibabalot sa inorasyon ng plastik at tsaka susunugin. Kung basta raw kasi namin itong itatapon o susunugin ay magagawa pa rin ang kaluluwa na gambalain kami. Kaya mas mabuti kung ito'y nabindisyonan na at naorasyonan bago pa man masunog ng apoy. Nang sa gayon ay wala nang mabalikan pa ang kaluluwa. Pagpunta namin sa simbahan ay pinagdasal na rin namin ang katahimikan ng kaluluwang yon, kung sino man siya. Alam mo, Sir Neb, hindi ako masyadong naniniwala sa mga kwentong kababalaghan. Pero nang maranasan ko ito, ay tsaka ko lamang nasabi sa aking sarili na tunay ngang maraming hiwaga ang nangyayari sa mundo na kung minsan ay hindi natin makakayang ipaliwanag. Sa ngayon po ay bumibili pa rin ang asawa ko ng mga damit sa ukay-ukay. Pero nakakatawa lang po, Sir Neb, dahil ang mga binibili niyang damit mula sa ukay ay palagi niyang idinadaan kay Ka Tony upang masigurong walang mabigat na enerhiyang nakapaloob doon at saka nilalaban niyang mabuti at binababad sa araw bago namin suotin. Naniniwala naman po akong hiwalay na kaso lamang yung nangyari sa amin. Salamat po, Sir Neb, at umaasa akong isang araw ay mapipili niyo itong karanasan ko na mabasa sa inyong channel. Hanggang sa muli po, pagpalain kayo ng may kapal.